Let's go to this question about this moving on, because ito yung nabasa ko. You know, I'm a professional stalker and I saw this on your IG post. What is this moving on? What happened? Just recently, Tito Boy. Hello! Joao and I parted ways po. Okay. It's very difficult. 2 years. 2 years, Tito Boy. Mahirap, syempre, nasanay ka na nandyan yung tao. Pero, daming differences kasi, Tito Boy. Marami kaming bagay na hindi na pagkakasunduan. We really wanted it to work. Pero, pag hindi po talaga, hindi po talaga. And, kahit kayo nagkahiwalay, you guys are still talking, yes, right? Yes, Tito Boy. I check up on him just to see if he's okay. And that's how he is to me din. So, gusto po namin malaman ng mga tao na hindi kami magkagalit kung makikita niyo po kami na magkausap or nagko-conversate kami pa rin sa isa't isa, nagla-like pa rin kami ng mga post ng isa't isa. Yun po ay dahil maayos po ang naging usapan namin. Is this an indication that the possibility of being together is still there? I don't know, Tito Boy, pero I don't want to close my doors. Okay, that's good. Sa ngayon po, unahin ko na muna yung sarili ko. I have a tendency of when I'm in a relationship, I'm really, really dedicated to it. Ibinibigay ko buong-buong sarili ko. So, this time, ang sarap lang sa pakiramdam na inuna ko naman yung sarili ko. Okay. Na ako naman. So, let's not even talk about moving on. It's very fresh. Because you don't move on the day after the separation.